Ito na yung ating oil catch can for only 228 pesos po sa Shopee. So, ito yung main unit niya. Metal sa taas, then glass sa ilalim para makita yung mga oil na magsa-stock. At kung mapuno siya, meron din siyang bleeder dito sa ilalim. And it comes with two connector. Depende po sa size na kailangan nyo. Yung ginawa ko is yung 12mm na connector. Check nyo na lang sa Shopee. Hindi ko masyado familiar yung ibang sizes doon. Please check na lang sa Shopee. So, mukhang matibay naman. Medyo magbigat. At ang yung brand niya is Merelli. So, ayan. Check na lang natin. Okay? Kaya samahan nyo ako sa pag-install. And, sana makutulong sa inyo. So guys, update ko lang kayo regarding dun sa oil catch can nating inalagay. So, sorry kung ngayon lang ako nakapag-update. Siguro mga 2 weeks na, 2 weeks ago na since in-install ko siya. So, ito pa yung nangyari guys, no? In-install ko siya nung gabing yun. Tama naman yung pag-install ko. Sinunod ko yung arrow kung saan yung flow ng arrow niya. Then, pag umaga, nag-travel ako from bahay to office. Balikan, approximately siguro mga a total of 70 kilometers. Then, pag-uwi ko dito sa bahay, I noticed na medyo nag-iba yung tunog ng engine. Then, I open up yung engine natin and boom! I have discovered na nag-leak yung ating engine oil doon sa oil cap. So, yun yung naging problem. No? Almost 2 liters po yung nag-leak doon banda sa ating oil cap. I inspected the other parts, yung mga seals natin so far. Buti na lang at hindi nasira yung ibang seals ng ating engine, no? So, yung conclusion ko, yung hangin from the PCV, hindi siya masyadong makadali doon sa ating oil catch can. Before ko install, no, I tried na gamitan ng vacuum kung lumalabas talaga yung hangin. Yes, lumalabas naman yung hangin, pero I think hindi siya sufficient yung butas doon para
ma-cover up yung hangin na lumalabas sa engine, lalo na pag higher revving ka na. At yun nga, naghanap ng ibang mapagdadaluyan yung ating pressure o yung hangin, at yung pinaka-weakest siguro is yung ating oil cap. At buti na lang, yun yung nasira. Pero actually, di siya nasira, no? At the time lang, no? After 2 weeks nga, yun, pinull out ko na lang yung ating oil catch can, and dinirect ko na lang siya doon sa ating hose together with the air filter box patungo sa ating turbo. Bali, inas-is ko na lang siya muna. So, yung ating oil catch can from Shopee, I don't know kung depende sa oil catch can or pangit lang yung nabili ko. Pero, after that, nag-further research ako at may nabasa akong isang post sa Facebook na dapat pala, kinukuha muna yung sa loob na yun, no? Kinukuha yung portion na yun. At another thing, yung sa ilalim ng oil catch can na portion, hindi pala yun yung drainage niya, no? So, yung buong glass block, pwede mo siyang matread para mabuksan at makuha yung oil. Yung sa ilalim, parang nire-refer niyo yun sa parang vacuum type po na container. At yun nga, yung sa loob ng oil catch can, yung mga aparatos doon, parang kinukonvert mo or kinukuha mo yung laman para at least yung daloy ng hangin is continuous at hindi siya masisira, no? So, yun lang. Ngayon, kinuha ko na yung oil catch can, dinire ko na lang yung hose. At sa additional research ko, parang yung sa turbo na part natin, meron din naman siyang hose from the turbo going to the oil pan ng ating engine. So, any oils naman siguro na mapunta doon sa turbo natin ay immediately mapupunta din naman siguro sa oil pan. So, paki-verify na lang and comment down below kung tama yung nabasa ko, no? And please correct me if I'm wrong. So, that's it guys, no? Depende na lang siguro sa oil catch can. At kung yung oil catch can sa Shopee, I think kailangan nyo munang kunin yung ano, yung sa loob ng oil catch can para yung daloy is continuous, no? Kasi malakas talaga yung pressure ng mga sasakyan natin. Lalo na yung Pajero is 2.8 liters engine. So, ganun guys. So, thank you for watching and sana nakatulong po sa inyo. And as always, yala, YOLO.